Natutulog ba ang Diyos? Ba't iba ang ugali ng bawat isa sa atin? Mailan na malakas ang loob, samantalang ang iba naman ay mahina. Di naman kasi masasabing lahat ng tao ay iisa ang pakiramdam at pag-iisip. Sadyang may pagkakaiba, hindi lamang sa itsura at katayuhan sa buhay, kundi maging sa paniniwala at pag-iisip. Maraming mga Kristiyano at sino man ang nakakaramdam ng pagkalito. Ang Diyos ay pag-ibig at siya ay makapangyarihan. Kaya bakit pinapayagan niyang magdusa tayo? Aari kaya na tinalikuran niya tayo? Ang katanungang ito ay palaging nagagamit upang maging palaisipan sa karamihan. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin at paghahanap, nakakakuha ng kaunting kaliwanagan at ilaw. Ang tanong na ito ay pwedeng magdala sa hindi pagkakaunawa sa Diyos. Nauunawa na ang pagdurusa ay hindi para isang tabi tayo ng Diyos. Ngunit sa halip ay maingat na inaayos ng Diyos ang ating buhay at upang linisin at maligtas tayo. Palagi tayong binibigyan o dumadaan sa mga pagsubok habang tayo ay nabubuhay, at ang mga ito ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Kung tayo ay nasa masamang landas, yan ang ibinunga ng maling pagpili natin. Palaging manalangin upang mapalakas at matulungan ng Diyos na mahiwatigan ang mabuti sa pagsubok na iyan. Matibay ang patotoo na ang mga pagsubok ay inilagay ng Ama sa langit sa ating daraanan, nagpapalakas sa atin, nagdaragdag sa atin ng patotoo, tumulong sa atin na huwag muling madapa at tulungan ang iba sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Pinakamainam na paraan upang malaman ang layunin ng pagsubok ay ang pag-aayuno at ipagdasal ito ng taimtim. Sikapin ding pag-isipan ito kung nadaig o nararanasan ang pagsubok, maging mas mabuti ka bang tao o ganun ka pa rin. Kung sa palagay mo ay mas maging mabuti ka at mas maging maligaya ka kapag nalampasan mo ang pagsubok, ibig sabihin nasa tama kang landas. Ayon sa ibang opinyon, gumagamit ang Diyos ng mga pagsubok upang ganap na ibaling ang pagtitiwala natin sa Kanya. Gusto niyang kumapit tayo sa Kanya at makahanap ng kapayapaan sa Kanya lamang. Ang pinakadakilang laban na isinasagawa sa bawat araw, hindi nasa paligid. Ito ang nasa akin at sa relasyon sa Panginoon. Ang mga pagsubok ay hindi upang masira ang ating pagtitiwala sa sarili, ito ay upang magtiwala sa Diyos at sa Kanya lamang. Hindi tinatanggal ang Diyos ang lahat ng pakikibaka at sakit sa ating buhay, ngunit nibigay niya ang Kanyang biyaya sa mga pagsubok upang makatayo tayo at magpatuloy, sapagkat itinuturo ito ng Kanyang salita. Pwedeng naranasan mo na rin ito. Aaring hindi baguhin ng Diyos ang ating mga mahirap na kalagayan, ngunit sasamahan niya tayo, ilapit niya tayo sa Kanyang presensya sa pamamagitan ng Kanyang banal na espiritu. Halimbawa sa kwento ng Footprints in the Sand, isang gabi ako ay nananaginip na panaginipan ko na ako ay naglalakad sa dalampasigan kasama si Lord. Biglang bumalik sa aking alaala ang mga nakaraan. Napansin ko sa aking likuran ay may dalawang bakas ng paang naglalakad. Sa kaliwa ay sa akin at ang isa ay kay Jesus. Ngunit nang paglapit na sa aking mga bakas ay nagtaka ako. Napansin ko kung kailan ako ay gulong-gulo at mabigat ang aking mga suliranin, doon pa nag-iisa lang ang bakas na naglalakad. Tinanong ko tuloy si Jesus, sabi mo, sasamahan mo ako kapag tinanggap kita. Bakit parang ako lamang ang naglalakad sa panahong ako ay may kabigatan? Sumagot si Lord, pinakamamahal kong anak, hindi kita pinabayaan. Sa panahon ng sakit at hirap, sa panahong tila isa lamang ang bakas ng naglalakad, yun ang panahong binubuhat kita. Chapter 4 verse 35 to 41. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangkaring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ang malaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya, Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Takot na takot sila at nag-uusap, sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Pinatigil ni Jesus ang malakas na
hangin at alon. Ginising siya ng mga alagad dahil takot sa kanilang buhay at ang hangin at mga alon ay kumalma. Hindi natatakot si Jesus sa hangin at alon o anumang maaring gawin nila sa kanya. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 11. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay palakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganun din karaming beses niyang pinalakas ang ating loob. Kung naghihirap man kami, ito ay para mapalakas ang iyong loob at para kayo'y maligtas. At kung pinalakas man ng Diyos ang aming loob, ito ay para mapalakas din ang loob ninyo nang sa ganun ay makayanan ninyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. Kaya malaki ang aming pag-asa para sa inyo dahil alam namin na kung naghihirap kayo tulad namin, palalakasin din ng Diyos ang iyong loob tulad ng sa amin. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asia. Napakabigat ang mga dinanas namin doon. Halos hindi na namin makayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Iniligtas niya kami sa malalim na kamatayan at patuloy niya kaming ililigtas. At umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito sa tulong ng iyong mga panalangin. Sa ganoon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang tatanggapin namin mula sa Kanya bilang sagot sa mga panalangin ng marami. Masasabi mo bang natutulog ang Diyos? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Para sa karagdagang kalaman, basahin ang sumusunod.